Hello guys, welcome back sa aking channel, sa aming channel, sa ating channel. So ayun, nag-adjust lang tayo dito sa ibunan natin. Bali, papakita ko sa inyo yung in-adjust ko. So yun dito sa ating flight cage, ayan na lang sila. Ayan, yung natirang mga green chick natin, mga black chick natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, nandun sa dulo yung isa. Bali, meron dito, asan yun? Itong dalawang to, nagpares tong dalawa. Bali, sinusubuan niya yung isa. Ayun, kaiba. Ayun o, magkapares pala ito eh. Ito pala yung dalawa magkapares. Ayun o, diba, pinapakain. Ah, bali, hindi yun yung kapares niya. Yung isa yun, ito. Ito, kakto. Yan, kakyan. So, ayan na lang natira. Itong apat na black chick natin. Tapos, itong dayo. Yung dayo, ayun. Pati itong ano natin. Yung bata nating personata. Ayan, bata pa yan. Medyo nawawala na yung kulay orange sa kanyang tuka. Kaya medyo umangat-angat na ang edad niya. Tapos, ayun. So, ayun nga, no. Tinanggal ko na pala yung harang dito sa mga cage nila. Yan. Kasi nagkakaayos na silang lahat. Di na sila nagkakagulo. Yung nagkukumpulan sa mga gilid-gilid na mga kulungan na yan. Tapos, ayun. Ayan yung binago natin dito, yung tinanggal. Tapos dito, so makikita nyo, wala nang parakeets. Binenta ko na sila. Pinalitan ko ng ano, ng ayan. Pinalitan ko ng yung mga nandito dito. May dalawang pares kasi dito sa flight cage na nagsusubuan, nagpatungan, dumidi pa. Ayun, dumi pa to. Ito, dumi pa. Naririnig ato yung parakeet. Well, hindi natin binenta yung parakeet. Nilagay natin sila dun, no? Sa flight cage. So, ayun, no? Ayun yung pumasok. Hen, ito ay kak. Dumidi pa to doon sa ano, sa flight cage, doon sa may butas ng pairing box, dumidi pa siya sa kanya. Kaya binukod ko na kagad sila dito. Tapos ito naman, ito, medyo lagi na siyang hingal dahil dito sa kasama niyang yung GP nating masungit. Medyo inaaway niya to. Pero yung away na ano ha, habulan lang, hindi pa siya natutuka, kaya napagod siya. So dito sa ating flight cage, mapapansin nyo, nilagay ko yung dalawang nest box ng mga parakeet. Tapos nilagay natin yung hand feed natin dyan. Ayan o. Ayan, nakikitropa siya dito. Bali, itong blue na to. Tama ba? Blue ba ang tawag dyan? Hindi ko kasi kabisado yung mga mutation dito sa parakeets eh. Bali, itong kulay blue na to, pinapakain niya to minsan. Hindi ko pa timingan eh, na pinapakain niya yun eh. Tapos itong hand feed natin, tumutuka na siya doon sa seeds. Marunong na siyang tumuka, marunong na siyang kumain ng seeds. Tapos, ng mga nakaraang araw, tinitrain ko na siya ng mga talon-talon lang. Hindi ko alam kung normal lang sa kanila yun na kapag may nakikita silang pwede ng talunan, tatalon na lang sila. Hindi ko alam kung normal na sa kanila yon or natuturuan talaga siya. So kunin natin siya, try natin pakita ko sa inyo yung ano niya. Yan. Pakita mo sa amin tricks mo. Dali na. Talon. Talon dito. Wala, hindi ko siya binibigyan ng pangalan eh. Kaya bahala na siya tumalon. Hindi, dun tayo sa labas. Or gutom ka talaga. Wala na, tuyo na yung pagkain niya eh. Oh, bigyan mo na kitang konti. So yun o, ito yung last. Ito yung kanina umagang pagkain niya. So mamaya gagawa ulit kami ng pagkain niya kapag alas 4 na. Ayan, okay na yan. Doon tayo sa labas. Doon tayo sa mama mo. Okay, dito tayo sa labas. Yan. Oh, saan pa? Saan pa muna?
kapag wala naman ako sinasabi sa kanya para tumalon, itataas ko lang kamay ko. Oh, di ba? Parang ano lang, siguro normal lang sa mga inakay yon na kapag may nakita silang parent talon na nila, itatalon na nila. Oh, di ba? Ganun lang eh. Kahit hindi ko siya tinatawag, tumatalon pa rin siya. Lumilipad siya papunta sa akin. Oy, hindi naman kita tinatawag, inaayos ko. Oy. So ayun nga no, nandito siya sa aking ulo. Yan, paborito niyang spot yung ulo ko. Ayan. Yan siya. Di ka dito. Ito, dali. So ayun no. Try natin no. So ayan no, kita niyo ba? Kaya niya. Dito. Isa. Dalawa. Oo. Basic. Simpleng tricks. Wala, natutuwa lang akong pag gano'ng ginagawa niya. Talon dito. Dito naman. Dito ulo. So, ayan yung simpleng tricks natin dito na hindi ko alam kung natututo siya sa atin or sadyang normal na sa mga inakay. Halika ka dito. Sakit, sakit. Baka umipot ka po. May nagdadabog. So, ayun pa lang ang alam kung kaya kong ituro sa kanya yun, talon-talon sa mga, ayun, nagwawala siya dun, no? Pagkain daw, pagkain! So, ayan na yung mga magkakapartner na hihintay na lang natin. Ayan, bali, isa, dalawa, yung isa nandito sa loob, yung cock nasa loob, ito yung hen. So, yung nasa likod, yung wild type natin, tapos yung cobalt. Tapos, ayun yung hen, yung violet, ayun, yung umangat yung ulo bigla. So, ayun yung ano natin, ito yung apat na aabangan natin dito. Tapos, itong dalawang ito. Ayan, ito olive cacto, tapos yung nasa loob ay GP hen. Tapos, itong, ay putik, lumipad. Lumipad siya dun. Lumipad siya agad dun. So, kabisado niya na kung saan siya pupunta. Tapos ito, yung kapatid nito, kapatid ata sila. Ayan. Yung ano, yung libre, ito yung libre. Tapos yung isa na doon. Balik ka na dito, balik ka na dito. Ay. Balik ka sa loob. Oo, kakain ka. Ayan. Ayan, pag nilagay natin siya dito, kakain yan. Kain ka muna. Dami yan, huwag kang choosy. Ayan, tumutuka na siya, marunong siya kumain. Trinay niya rin kanina kumain ng ano eh, na successor pellets. Ayan, kinakain niya successor pellets. Sarap yan, successor. Paborito mo na yan. Balik ka na dito, babalik na kita. Sorry. Ka na. Okay, balik ka na. Babalik na kita. So, mga tropa niya na itong nasa loob ng mga parakits eh. Tropa niya yan. Lahat ng box na to sinasakop niya. Lahat pinapasukan niya, pero ito dito na siya madalas natutulog. Tapos dito, hindi na siya pumapasok eh. So, ito na panigurado yung pwesto niya. Tapos, ayun, ilalak lang natin yan ng simpleng lock lang. Pwedeng magkasya pa rin yung parakit dito kapag pinilit nila na lumabas. Ayan. Pero hindi naman sila nakakalabas. Hindi naman sila interesado lumabas dyan. Ay, sabihin, lagi akong tumatama dito. Ayan. So, ano nga pala, no? Bukas, Sabado, August 29, kukunin ko na yung binili kong yung pina-reserve kong ano, isang breeder na yung hen ay opaline. Tapos yung cock naman ay split siya sa parblue. Kaya pagkuha ko bukas,
bibili muna ako ng bagong kulungan. Tapos, may Nesbox na tayo dito. Bali, kulungan, double cage or single cage na aircon type. Tapos, kusot. Tapos, dagdag ano, yung patukaan, yung ganun. Bibili ulit ako ng ganun. Tapos, meron pa naman tayong tubigan doon. Ayan, tubigan. So, ang ilalagay natin sila, panigurado, dito din. Dito. Ito, ililipat ko na lang to. Bali, magtatanggal ako ng konting gamit dito. Siguro. Or, hindi na. Baka magpagalitan pa ako ni Mama. So, baka dito. Hindi, masikip din. Dito sa ibabaw, medyo halata ng, sabi, baka mapagalitan ako ni Nanay. Lahat na lang, papagalitan. Pero, pag-isipan ko, kung saan ko sila ilalagay. So, abangan nyo bukas, yung kukunin kong ano, high mutation pa bukas. Bali, tatlong ibon yun, yung isa pare, syempre. Yung hen ay opa, yung isa ay split sa parblue. Tapos yung isa ay split opa ka. So, explain ko bukas kung paanong balak ang gagawin ko para magkaroon ako ng mga visual opa na cup. So, ipagpapares ko yung opa hen, tapos yung split opa cup. Tapos yung cup na isa na split sa parblue, eh baka ipares na lang natin sa ibang ibon natin. So, ayun na nga. Ay, pwede rin, no? Yung split parblue, pwede natin ipares dito sa ibang personata para makagawa tayo ng Personata Parblue. O, diba? Ganun lang yun. Project lang tayo. Basta may mga extra tayong ibon na pwede natin isa lang na pang-project. Ayan. Tulad nyan, meron tayong 4-5-6 na extrang ibon dito na pwede natin ipang-project. Ayan. So, ayun lang. Ganun lang ang aking binabalak palagi. Lagi kong iniisip kung paano ko ipapagandahin yung mga mutation dito sa ibunan. Ayan, kahit konti pa lang sila, pero sure na mga yan na magpaparami ng mga yan. So, ganun lang ang lagi kong ginagawa. Dito naman pala tayo sa opaline natin. Ito yung asawa niya. Asawa mo. Si Maa. Maa. Ay, shit. So, ito. Ito yung dalawa. Nilagyan ko sila ng holen. Bibili pa nga ako ng holen eh. Inalagay ko kasi yung holen sa kanila, yung kulay, yung transparent eh. Kailangan yung holen ay kulay puti, yung solid na puti, para malaman natin kung naglilimlim ba sila, para malaman din natin kung pwede sila ipang foster. So si Maha, pwede natin siya ipang foster kapag nagkaroon ng mga itlog yung iba nating breeder dito. Ayan. So sina Maha dito, bukas na natin silipin tong nest box nila kung ilan itlog na nilabas na. Tapos tignan rin natin kung ilan yung fertile. Kasi 'di ba yung huling tingin natin ay tatlo. Tatlo ba? Oo, tatlo. So titingnan na rin natin kung ilan yung fertile doon sa tatlong naunang lumabas nung tinignan natin. Siguro panigurado yung itlog dito ay nasa 4 or 5. Depende kung ilang, kung basta tingnan lang natin bukas. Tapos ayun na nga, no, asan na kayo? Ito ay isang kak. Ayan, ito pwede natin to ipares kay ano eh, kay Maha eh. Ito, diba nung nakita nyo ba sa Facebook page na nagpost ako na ito ay tinuturuan niya na yung kasama niyang hen na dumipa, tapos siya ay gustong gusto nang pumatong. So try natin siya ipares, ano, magsusungit ka naman. So i-try natin siya ipares kay Maha. Ayun na si Maha. So, ayaw nga, malaki na naman siya ni Maha. Mukhang nag-itlog na siya. Siguro nakaka-apat na or lima. Tapos ito yung pang-anim. Or hindi ko lang alam. Oh, malaki, basta malaki na yung siya ni Maha ulit. Ang dami ng itlog dun. So ito, ayan. Isya. Try natin siya ipares kay Maha sa susunod na buwan. Or kapag lumaki na lahat ng inakay ni Maha. Ano, pasukin-sukin talaga nito eh. Ayan. So yung hen, molting pa, kaya isa eh, bahala ka dyan, magtitiis ka dyan ng matagal, kasi molting pa siya. Ayun. So, eto na, tapusin natin itong video na to. Salamat sa mga nanood at sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.